Pagkatapos sabihin ni Remix na open-minded siya, medyo napawi talaga ang aking pagkabahala. Hindi ko na rin itinago pa ang nangyayari sa aking harapan. Pareho rin lang kasi kaming dalawa nagkagisingan, Tito Makoy. Nang matapos ang pagmamasahe ko sa kanya, naupo ako sa sofa katabi niya. Kusa siyang lumapit sa akin at ipinatong niya ang kanyang kamay sa aking legs, Tito Makoy. Hinawakan ko naman ito. Pagkatapos nun, Tito Makoy, hindi ko na matandaan kung ano pa ang mga sumunod. Basta natagpuan ko na lang na magkalapat na ang aming mga labi. Pareho kami sabik na sabik sa pagdadampian ng aming mga labi. Mabango ang kanyang hininga, malinis talaga sa katawan, si Remix. Sandali, may mouthwash ka ba? Magmumugmug muna ako. Wika ko sa kanya. Wag na, mabango naman ang hininga mo. Halika nga. Wika sa akin ni PO1 Remix, Tito Makoy, sabay muling halik sa labi ko. Nilak na niya ang main door ng kanyang bahay tapos pumasok kami sa kanyang silid. Dito kami nagpatuloy. Hindi ko mapigilang mapabulong sa kanya habang nagtatrabaho siya at nakikita ko ang kakisigan ng kanyang katawan. Namumungay ang kanyang mga mata sa labis na kasayahang nadarama namin sa aming pag-iisa ng aming katawan. Napasigaw ako, Tito Makoy, ng kanyang pangalan. Napabulong siya sa aking tainga. Sabay ng hindi mailarawang higpit ng pagkakayakap namin sa isa't isa. At ang sumunod pa ay isang malalim na buntong hininga. Naitawid namin, Tito Makoy, ang pananabik namin at ang aming nararamdaman para sa isa't isa. Dahil sa nasimulang matamis na tagpong iyon, naging madalas at palagi na naming ginagawa ito. Sa bahay niya, Tito Makoy, madalas. Minsan pumupunta ako sa kanila at nananatili doon kung wala akong pasok, walang trabaho o kaya tapos na sa aking paglalako ng buko at saging. Minsan, Tito Makoy, palibasa may trabaho siya, pumupunta talaga kami sa ibang lugar para masulo namin ang oras. Yung lugar na walang istorbo. Madalas, Tito Makoy, pumupunta kami sa mga beach areas, yung mga hindi gaanong kilalang lugar, para makasiguro kami na walang magagawin na kakilala namin doon sa lugar kung saan kami pumupunta. Umuupa kami ng cottage na may dalawang kwarto para naman hindi halata ang aming ginagawa. Kasi dalawang kwarto, maging ang mga taong nag-aasikaso sa resort, hindi maghihinala sa aming relasyon. Pero, Tito Makoy, ang masasayang sandali namin sa aming ugnayan, merong dumating na kalungkutan. Pareho kami nalungkot, Tito Makoy, nang magtapos na ako sa college. Matyaga akong nag-a-apply sa mga tanggapan dito sa aming lalawigan pero hindi ako sinwerteng makahanap ng trabaho. Kaya nagpasya akong lumuwas ng Maynila para dito makipagsapalaran. Dahil dito, mapuputol ang aming ugnayan. Naging mahirap nga para sa amin ang sitwasyon kasi bibihira na magkasama kaming dalawa dahil malayo na kami sa isa't isa. Ang trabahong napasukan ko dito sa Manila, hindi basta-basta makaka-absent o kaya makakahingi ng pahintulot para magbakasyon dahil sa dami ng mga trabaho. Si Remix naman, Tito Makoy, siyempre pulis, mas mahirap ring makatsyempo ng panahon para magbakasyon. Pero ang ginagawa niya para magkaroon ng sapat na araw ay kinakausap niya ang isa sa kanyang mga kasamahan na makipagpalitan ng duty. Si Remix ang magjo-duty sa oras na shift sana ng kanyang kasamahan, kung ilang araw na straight duty ang kanyang ginagawa. Tapos ang kasama naman niya ang magjo-duty para sa kanya ng dire-diretso kung ilang araw. Dito nagkakaroon ng panahon si Remix na puntahan ako sa Manila. Mananatili siya sa Manila ng 2, 3 at minsan nga 4 na araw pa.
Diyan kami nagkakaroon ng pagkakataon na magkasama. Sa kakaunting araw na iyon, Tito Makoy, sinusulit namin ang panahon para sa isa't isa. Pero talagang nahihirapan kami sa sitwasyon. Dumaraan ang mga araw at buwan, nagkakaedad na rin kami. Bagamat masaya kami sa aming relasyon na tago, pero kailangan namin parehong paghandaan ang darating na araw sa aming buhay. Kaya naman nagkasundo kami pareho na mag-asawa para bumuo ng sariling pamilya. Mag-aasawa kami ng babae. Pero noong panahon na pinag-uusapan namin ito, Tito Makoy, pareho kami nalulungkot. Ganun pa man, ginawa namin ang aming napagkasunduan. Hindi sa pagmamayabang, Tito Makoy, pareho kami may itsura kaya pareho hindi mahirap na manligaw. Ang paghahanap ng mapapangasawa at panliligaw hindi mahirap sa amin. Dahil dito, nakilala ko si Lauren. Umibig ako sa kanya. Nagsama kami, nag-live-in. Nauna ako kay Remix, Tito Makoy, pero hindi ko muna inisip ang pagpapakasal kaya nagkasundo kami ni Lauren na mag-live-in muna. Nang malaman ito ni Remix, gumaya na rin siya at maswerte rin nakatagpo siya ng babaeng nagpatibok ng kanyang puso. Hindi na kami nagkikita ni Remix mula noong pareho na kami may kalibin. Maganda at mabait ang kalibin ko na si Lauren. Wala talaga akong masasabi. Responsable, maalaga at mabait. Pero Tito Makoy, ewan ko ba, bakit tila hindi kumplito ang kasiyahan? Laging kulang ang pakiramdam ko sa kabila ng mga katangiang ito ng kalibin ko. Magandang katangian ni Lauren. Maging sa aming pribadong oras, Tito Makoy, masaya naming pinagsasaluhan ito, pero sa panig ko, hindi ako masayang ganap. Isang araw na sa luneta kami ni Lauren, naglalakad-lakad. Aksidente, Tito Makoy, na nagkasalubong kami ni Remix. Kasama niya ang kanyang kalibin din. Ipinakilala ko sila kay Lauren. Ganoon din si Remix, ipinakilala niya ako at ang aking kapartner sa kanyang kalibin. Naging maganda, Tito Makoy, ang pagtatagpo naming iyon. Maging ang aming mga kalibin ay madaling nagkapalagayang loob sa maiksing pag-uusap namin sa parke hanggang sa maghiwalay kami noong hapon na iyon. Pero Tito Makoy, aaminin ko, ang pagkikitang iyon namin muli ni Remix ay nagdulot lalo sa akin ng kalituhan. Di ko maintindihan bakit sa kabila ng mga magagandang katangian ni Lauren, pakiramdam ko talaga, kulang pa rin, hindi ako ganap na masaya. Sa nangyayari sa akin, hindi ko napapansin na nararamdaman pala ng kalibin ko ang malamig na pakikitungo ko sa kanya. Kaya Tito Makoy, isang araw na lang kinausap niya ako at nagdesisyon siya na magkanya-kanya na muna kami. Tutal, hindi naman kami kasal at wala rin naman kaming anak. Kaya maayos siguro na magkanya-kanya na muna kami. Ayon ito sa kagustuhan ni Lauren. Maayos ang aming pag-uusap, Tito Makoy. Hindi ko siya pinigilan sa kanyang kagustuhan. Pero hindi ko rin maiaalis sa aking sarili na nakakaramdam ako ng pagiging guilty. Guilty sa sakit na hindi ko alam na idudulot ko pala kay Lauren. Humingi ako ng paumanhin kay Lauren, Tito Makoy. Sinabi ko rin sa kanya na mahal ko siya kung pagmamahal. Pero Tito Makoy, hindi ko masabing buong buo ang pakiramdam ko kung bakit parang kulang pa rin ang pakiramdam ko sa kabila ng pagmamahal niya at pagmamahal na sinasabi kong nararamdaman ko sa kanya. Lumipas ang maraming buwan mula nang magkahiwalay kami ni Lauren. Magkaibigan kami, Tito Makoy. Hanggang ngayon magkaibigan pa rin naman kami. Binigyan ko na si Lauren ng go signal na kahit di naman talaga kailangan. Pero
para tuluyan ko siyang palayain. Sinabi ko sa kanya na kung sakaling merong manligaw at magpakasal sa kanya, hindi ako tututol dito. Basta siguraduhin niya lang na mas higit na pagmamahal ang ibibigay sa kanya, higit sa pagmamahal na naibigay ko kay Lauren. Lumipat na rin ako ng tirahan at trabaho para magsimula muli sa aking sarili. Pagkatapos ng paghihiwalay namin ni Lauren, dito na ako nakapasok sa BPO bilang call center agent. Alam mo, Tito Makoy, kahit wala namang dahilan para ma-depress ako, pero talagang minsan aaminin ko na nadi-depress ako. Minsan umiinom akong mag-isa sa bahay. Hindi ko maipaliwanag ang rason para ma-depress at hindi ko rin alam ang dahilan kung bakit nagkakaroon ako ng depresyon na nararamdaman. Para malibang ako, Tito Makoy, nag-umpisa akong sumubok sa online stock trading. Ito'y para ma-focus ang atensyon ko rito habang naghihintay ng aking shift sa call center sa hapon. Nagkaroon kami ng pagkakataon na magkausap sa cellphone ni Remix. Naikwento ko sa kanya ang paghihiwalay namin ni Lauren at ang paminsan-minsang pagka-depress ko. Maging ang pakiramdam ko, Tito Makoy, noong nagsasama pa kami ni Lauren ay naikwento ko rin kay Remix. Ganoon din pala siya, Tito Makoy. Hindi ko namamalayan, mabilis na lumipas ang panahon. Mahigit na palang 15 taon ang nakaraan, hindi na ako muling nanligaw. Wari ko'y nasanay na ako sa aking pag-iisa. Umiikot na ang mundo ko sa trabaho at sa stock trading. Maraming taon na rin ang lumipas na hindi kami nagkakausap ni Remix. Ayoko kasing gambalain pa siya sa kanyang buhay, may pamilya. Isang hapon, Tito Makoy, bigla akong nakatanggap ng tawag mula kay Remix. Nalaman ko na na-assign na pala siya sa ibang lalawigan. At gaya ng nangyari sa akin, naghiwalay rin pala sila ng kanyang kalibin. Wala rin silang anak. Ang kanilang paghihiwalay ay siyang nagtulak sa kanya para hingin ang pagpapalipat ng destino sa ibang lugar, sa ibang lalawigan. Ito'y para mag-umpisa rin sa panibagong kabanata ng kanyang buhay, Tito Makoy. Promoted na pala siya dahil nga sa haba ng panahon, isa na siya ngayong police chief inspector, kaya isa ng station commander sa isang bayan, sa lugar at lalawigan kung saan siya naka-assign. Isang araw, bigla siyang tumawag sa akin at ibinalita na pupunta raw siya sa Manila kasi may lalakarin sa Camp Crame. Yun nga, Tito Makoy, dumating siya sa Manila gabi bago ang araw ng kanyang lakad. Sinundo ko siya sa bus terminal at galing sa bus terminal, dito na kami dumiretso sa bahay. Siyempre, Tito Makoy, sa haba ng panahon, maraming taon ang lumipas, pareho kami sabik sa isa't isa. Pakalipas ng matagal na panahon na hindi namin magpagkikita. Kaya naman, buong magdamag kaming hindi tumitigil sa paglalabing-labing namin. Ngayon ko, Tito Makoy, nararamdaman ang kasiyahang parang hinahanap ko talaga. Ibang-iba ngayon na kami ni Remix ang magkasalo. Kung ilang beses kaming napahiyaw at ilang beses rin naming sinasabi sa bawat isa na mahal na mahal namin ang bawat isa. Malapit na sa Manila ang kanyang destino, Tito Makoy. 4 oras lang ang biyahe hanggang Paranaque kung matraffic. At kung hindi gaanong matraffic, mas maiksi ang oras ng biyahe. At dumating pa ang ilang araw, Tito Makoy. Magandang balita ang dumating sa akin. Madidestino raw dito sa Manila si Remix. Sa ngayon, Tito Makoy, hinihintay na lang namin ang paglabas ng order para opisyal na siyang malipat dito sa Manila.
hindi pa rin alam kung saan dito sa Manila ang kanyang bagong destino. Pero Tito Makoy, pareho kami malaya. Pareho kami walang inaalala na masasaktang tao sa likod namin. Nagmamahalan kami. Kaya sa pagkakalipat niya sa Manila, nagkasundo kami na dito siya sa bahay titira. Sa madaling salita, Tito Makoy, sa kasalukuyan pareho kaming masayang naghihintay ng araw na paglabas ng opisyal na order para sa kanyang pagkakalipat ng destino dito sa Manila. Hinihintay namin pareho iyon ni Remix. Ewan ko po ba, Tito Makoy, kung bakit ganito ako? Kung bakit ganito ang nararamdaman ko? Bakit nagkaganito ang buhay ko? Ganun pa man, masaya ang araw na aking hinaharap, masaya ang araw na aming hinihintay ni Remix. Hanggang dito na lang po, Tito Makoy, ang aking kwento. Pasensya na po kayo sa medyo mahabang sulat ko. Lubos na gumagalang, Redick. Maraming salamat, Redick, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Sa tanong mo na di mo alam kung bakit nangyayari yan sa'yo, simple lang yan, malinaw na malinaw. Si Remix ang taong kailangan mo. Si Remix ang taong minamahal mo. Si Remix ang taong nagpapasaya sa iyo. Ganoon din si Remix, ikaw ang kailangan niya, ikaw ang hinahanap niya, ikaw ang gusto niya, at ikaw ang nagpapasaya sa kanya. Kayong dalawa ang nagmamahalan. Sa tingin ko rin, bagay o kaya tama rin niya na kayong dalawa ang magsama, kaysa naman pipilitin nyo na makipag-live-in o mag-asawa sa babae na hindi nyo naman talaga mahal, para lang lalabas niya na parang ginagamit nyo sila for convenience o kaya ginagawa nyo silang pantakip sa inyong pagkatao. Kaya tama na rin yun na maganda ang paghihiwalay nyo ng kalibin mong si Lauren at ganun din si Remix, para fair din sa dalawang babae. So yan lang ang kasagutan sa tanong mo na hindi mo maintindihan ang nangyayari sa sarili mo. Malinaw na malinaw, si Remix ang mahal mo at ikaw naman ang mahal ni Remix. Muli, maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Mga kaibigan, kung meron pa kayong kwentong nais na ibahagi, ipadala lang sa aking email titomarcos@yahoo.com at titomarcos@gmail.com. Maraming salamat po.